Friend, breadwinner ka ba tulad ko? Naranasan mo na ba yung pakiramdam na minsan ay parang gusto mo nang sumuko dahil sa sobrang bigat ng obligasyon mo? Kung oo, meron akong mensahe para sa'yo. Kailangan mo mapakinggan to, kaya kailangan panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there mga friendship, this is Chinkitan ng inyong pambansang wealth coach. Maraming salamat po sa pag-tune in at pagsama sa channel na ito. Kung gusto nyo maging iponaryo at makaipon at makasave at the same na mag-budget at magpalago ng pera, this is the channel for you. Kaya huwag nyo nang palampasin, mag-subscribe na po kayo, click the bell button and sama nyo na pating all. So guys, para sa mga breadwinners po to, alam ko bilang isang breadwinner, minsan nakakapagod po. Kaya I just like to salute you and congratulate kasi pinili mong tulungan ang iyong pamilya bago mo pa isipin ng iyong sarili. Sobra na siguro ang sakripisyo mo kaya minsan ay napapabayaan mo na rin ang sarili mo. Nararamdaman ko na gusto mong maging isang mabuting anak, isang mabuting ama, ina, kapatid at kapamilya. Kaya narito lang ang gusto kong ipaabot sa iyo na mensahe na galing po sa aking puso. Number one po, I just want to commend you that you are doing a great job. In case na minsan kung hindi mo to madalas marinig na sinasabi to ng mahal mo sa buhay, I just want to let you know na talagang grabe ka. Saludo ako sa'yo. Maaari hindi kita kilala, pero ramdam na ramdam kita. Yun nga, hindi nga madali na maging isang breadwinner. May mga pagkakataon na hindi mo maiwasan na mararamdaman mo na parang feeling mo na nag-iisa ka. Napakarami mong responsibilidad, nakaatang na sa iyong buong mundo at buong angkan nyo. Ngunit sa kabila ng lahat, nandito ka pa rin na nagsusumika para sa kakabuti ng pamilya mo. It takes a lot of love. It takes a lot of sacrifice and the courage to do what you're doing. Kahit nasa saan ka mang parte ng mundo. So, you're doing a great job. Come on, tap yourself. Sabihin mo, you're doing a great job. I'm doing a great job. Number two po, ito lang po ang pakiusap ko. Be proud of yourself. Marahil may mga oras na gusto mo nang talagang sumuko at iniisip mo na sundin mo na lang yung sarili mo at gusto mong gawin. Paano naman ako? Paano naman yung buhay ko? Paano naman yung gusto ko? Pero patuloy ka pa rin nagsusumikap upang maitaguyod ang iyong mga mahal sa buhay. Because of that, you should be proud of yourself. You are one of the most selfless people in the world. Dahil mas pinili mo pa yung unahin yung iba kaysa sa sarili mo. Number three po, just want to tell you, it's okay to feel not okay sometimes. In other words, it's okay not to be okay. There are times na mafrustrate ka o minsan makakaramdam ka na ng konting inggit sa iba. Bakit ganito ang buhay niya? Ba't ako ganito? Ba't sila, wala silang iniisip na iba? Ako nagsasakripisyo ako. You know, those feelings are valid. Okay lang na umiyak pag nararamdaman na ikaw ay sobrang pagod na. Pwede rin magpahinga kung ikaw ay nanghihina na o di mo na kaya. Do not be afraid to express and let out your emotions. Huwag mo sulohin kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, friend. Manalig ka at sumandal ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. Pang-apat na gusto kong sabihin sa inyo, your hard work will be rewarded. Believe and have faith that lahat ng pinaghirapan mo ay magbubunga rin. Maniwala ka na kahit anong pagod at hirap mo ngayon naranasan mo, may magandang yang kapalit. Kung anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Lahat ng sakripisyo mo, worth it talaga. Huwag ka lang, ika nga susuko, huwag ka lang bibigay, huwag kang panghihinaan ng loob, ipagpatuloy mo ang paggawa mo ng mabuti. And last but not the least, ako po talagang tiklop tuhod. Nakikiusap po sa inyo, yung mga breadwinner na nagsasakripisyo. Don't forget to take care of yourself. Isa sa pinaka-importanteng mensahe ko para sa'yo, huwag mo kalimutan na alagaan ang iyong sarili. Nag-iisa lang ang ating buhay. Huwag natin itong aabusuhin. Nag-iisa lang itong ating katawan. Kahit gaano ka man kabisi, always find time to yourself. Keep doing the things that you love as much as possible. Try to learn new things that will help you to become a better self. Kumain ka ng maayos, huwag ka magpapalipas ng gutom, mag-take ka ng vitamins, mag-ehersisyo ka. Alam mo bakit? Sa pamamagitan ng pag-iingat ng iyong sarili, magkakaroon ka pa ng mas maraming lakas para ipagpatuloy mo ang paglaban mo sa buhay araw-araw. My friends, kung darating ang panahon na kailangan mong isipin at mahalin na ang sarili mo, huwag ka mag-alala. Deserve mo na maging masaya. Ika nga, spread your wings and prepare to fly. Lumipad ka, kapatid. Huwag kang mag-alala dahil nagawa mo na yung part mo. Huwag kang mag-feeling guilty kahit gini-guilt trip ka. Panahon na sariling buhay mo naman ang dapat mong aseksuhin at paghandaan. Kaya nga mga friendship, kung ikaw gusto mo pang lumago ang iyong kaalaman tungkol sa paghahawak ng pananalapi, at the same time gusto mo mas responsableng breadwinner, may maganda akong balita sa inyo. Kung gusto mo talagang lalo pa lumago ang iyong pera at ma-manage mo ang iyong pera, I want you to watch this. Sa palagay nyo, importante ba matuto mag-save, mag-budget, makawala sa utang? If your answer is yes at gusto
gusto niyo matuto, you can start with any of my books. You have three options, no? Three options to choose from. Number one, start ka muna with the Diary of a Pulube, yung Diary of a Pulube, yung 22 money mistakes na parating ginagawa ng tao kaya sila nagiging broke and poor. Ito po is 150 lang po. And then next, yung option 2, Diary of a Pulube or My Ipon Diary. O, yung My Ipon Diary will teach you naman how to make ipon. 300 yan, kasi 150 times 2, 300. May option 3, itong tinatawag na Best Selling Book Bundle, BBB. Itong Diary of a Pulube, My Ipon Diary, My Budget Diary, My Utang Free Diary, 600 pesos po to, 600. However, since naka-bundle nga siya, so best-selling book bundle, bibigyan ko yun ng discount, magiging 499 na lang! Yes! But wait, there's more. Alam niyo bang may sinulat pa akong tinatawag na piso planner? Itong piso planner is a budgeting planner. Isusulat niyo lahat ng gastusin niyo para makalabas na kayo sa utang, hindi niyo makalimutan ang dapat niyong babayarin. At meron ditong 60,000 ipon challenge. Oo. At ito yung good news. Pag in-order niyo na yung best-selling book bundle, yung Diary of a Pulube, My Ipon Diary, My Budget Diary, My Utang Free Diary, 499 po ito. And then you know what we're going to do? Itong piso planner, we're going to also give it to you absolutely for free. Yes. Ang value ng piso planner is 499. For free. Yes. So guys, what are you waiting for? So kung gusto nyo umorder, option 1, option 2, option 3, it's your choice. Pero para sa mga taong gusto talagang umorder option 3, click the link below or on top or just type the word BE o best-selling book bundle. Ang ibig sabihin, BE. So what are you waiting for? So order na right now. Guys, I hope that you are enlightened. Again, mga breadwinners, OFWs, tatay, nanay, anak, saludo po ako sa inyo. May the Lord bless you. May the Lord keep you and may His face shine upon you. Pagpalaing ka lalo. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. 8 PM na! Yes! 8 PM na! Hi guys! 8 PM na ang Chink Positive YouTube channel. Araw-araw pa rin tayong matututo sa pambansang wealth coach, Chinkitan. 8 PM na! See you there! Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, Chink Positive!